first and only wildlife and conservation program in the Philippines. Speechless. Pero mukhang malaki, no? At taas ng hangin! Is 15 years strong. You see the power? It continues its advocacy in rescuing and treating animals. Yung mga ganitong classing stay, ilang beses nating inattempt na hanapin sila. Ah, yun I try to smell it just to check if there's any infection. Showcasing the beauty and wonders of nature. Especially of the Philippine endemic species. First time ko makakita dito up close at mahawakan. Meron na raw blow at 12 o'clock. Yay! Bringing stories of hope and inspiration to save the environment. Dalawa sila! Oh my God, dalawa! Not only here in the country, but also abroad. Nandito lang sila sa paligid. Ang grabe pala, yung agos ng lava. Maraming tao ang nawala na hanap buhay. Pero hindi lang tao ang apektado. Ulo. Grabe oh, hanggang doon sa taas, it's already so high. Ay, Diyos ko. So kung nagbubuwis ng buhay yung mga busyador natin sa pagkolekta ng nest, itong mga ibon naman na ito are risking the loss of their numbers. No? Tumaas ang tsansang sumabog ang bulkang Mayon. June 8 nang itaas sa level 3 ang bulkang Mayon. Sa alert level 3, sunod-sunod ang paglindol at pagbuga ng lava mula sa bulkan. Mataas na rin ang tsansa ng pagsabog nito. Inilikas ang mga residente mula sa 6-kilometer permanent danger zone. Pero hindi lang tao ang apektado. Meron siyang inadapt dito na paralyzed yung hind legs. Tignan niyo ito, no? Affected yung spine niya. Pati na rin ang mga hayop na naiwan at nalayo sa kanilang amo. Isang linggo pagkatapos ideklara ang alert level 3 sa Mayon Volcano, pumunta agad kami para tignan ang sitwasyon ng mga hayop sa lugar. So, nandito tayo sa Barangay Miisi sa Daraga, and we're already inside the 6-kilometer permanent danger zone. Pwedeng abutin ng lava flow at rockfall ang mga bahay sa 6-kilometer permanent danger zone, kaya pinalikas na ang mga residente. Walang tao at mistulang ghost town ang lugar. May ilang nagsakripisyo para bantayan ang kanilang alagang hayop. Tulad na lang ni Tatay Roger. Si Tatay Roger is about 70 plus already. Siya lang yung nag-aasikaso dito sa kanilang tahanan, yung mga alaga niya. Nag-aasikaso ako ng mga oreg. Kasi mga tagsa dere, dere mga nakadigdig. Kaya na, hindi makababata, hindi magpapakaon ka na rin. Bumungad sa akin ang alagang kambing ni Tatay Roger na si Mia. Napansin ko na tabingi yung ulo.
nasabit yung leeg ng kambing niya sa tali dahil umulan. Pag ulan, nagwala yung kambing. Ika-ika at hirap maglakad ang kambing dahil sa natamon niyang injury. Sa mga kambing sa... Medyo mahina siya. That's why bibigyan natin siya ng pang first aid dyan. It's one. Tapos bigyan din rin natin ng vitamins. Kita mo yung mata niya, oh. Meron siyang involuntary movement ng mata. Ibig sabihin, may mga neurological symptoms ito. Sunod na inilapit sa akin ang mga alagang baka at kalabaw. Mas pinili ni Tatay Roger na bantayan ang mga alaga kahit pa may nagbabadyang peligro. Bago pa man namin lisanin ang bahay ni Tatay Roger, sunod-sunod na nagbuga ng lava ang bulkan Mayon. Grabe pala yung agos ng lava pamula dun sa tuktok sa butas ng Mount Mayon. Yung effects ng lava, akala mo slow motion siya eh, no? Pinapair namin yung mga dala naming gamit for the treatment. Ang kambing na si Tsai, sinubok ang aming liksi. Nasa evacuation center lahat ng mga nakatira dito. And wala silang ibang mapagbili na ng bahay nila kundi yung mga alaga nilang aso. Grabe oh, hanggang to sa taas, it's already so high. Ay, Diyos ko. So kung nagbubuwis ng buhay yung mga busyador natin sa pagkolekta ng nest, itong mga ibon naman na ito are risking the loss of their numbers. No? Today is the barter day. Nandun sa side na yun, karamihan sa mga produkto nila ay mga sea products. Gusto mo palit? Hindi, ayaw niya. Walang gustong ano, palit sa manok ko?
the message came from Tina Cute Videl. Dok, paano po ba i-handle yung aggressive na Shih Tzu? Nakatrauma po kasi nung first, na actually the last po na pinagulong natin namin siya. Problema to ng mga madaming pet owners. Sometimes kapag ang aso naging aggressive after grooming, siguro naman silang painful or not pleasurable experience from the grooming. So na-associate na nila yun, kaya ayaw na nila. Anong pwedeng gawin? Pumunta sa veterinaryo, pasurin. Sometimes ang problema lang pala, masakit yung ipin na iniinda matagal na, kaya they're cranky. O kaya masakit pala yung tenga, o kaya may problema sa isang parte ng katawan niya na iniinda niya for the longest time. Kaya nagiging mas aggressive and protective na rin siya sa kanyang sarili. Your veterinarian will be able to prescribe you medications and suggestions on how to calm your dogs. So if you have other questions, huwag lang po kayo mahiya na magtanong sa ating social media page. Hi, good morning. Tanong isa, bakit yung aso mo hindi lumalaki? Adult na siya pero parang tuta pa rin ang itsura niya. There can be a lot of reasons behind this. Kailan malaman natin na wala siyang mga congenital diseases, ano? Sometimes dogs, pag pinanganak, merong mga congenital defects tulad ng merong mga butas na hindi nagsara sa liver o kaya sa heart, hindi nagsara. This can cause stunting o yung pagkabansot ng mga alaga natin. Kaya mas maganda ipa-check natin. Or minsan genetically maliit sila. Sa Shih Tzu nga mayroong tinatawag na princess type. Yun yung runt or yung bansot dun sa mga magkakapatid. Sana nasagot ko yung katanungan. And thank you for watching Born to be Wild. Nung unang nagkaroon kami ng vet mission for the eruption of Mayon, it was 2018. And doon medyo nangangapa pa. O ngayon, mas swabe na yung sistema nila. Ang pag-aalaga ng farm animals ay kabuhayan ng mga residente sa Barangay Miisi sa Daraga Albay. Pero dahil nasa loob ng 6-kilometer permanent danger zone, kailangan nilang ilikas pati mga alagang hayop. Matigas ang ulo. Hindi na kami nahirapan dahil doon sa area kung saan may relocation, gumawa sila ng makeshift na pang-restraint ng mga gagamutin na livestock. Pag nandito kasi sa mga lugar na ito, mas marami yung mga langaw kaya nagkakasugat sila, no? Kabuhayan ang nakasalalay sa mga alagang hayop ng mga taga Barangay Miisi. Kaya naman, binibisita pa rin sila ng kanilang may-ari. Ang kambing na si Tisay, sinubok ang aming liksi. Nahirapan tayo ng kambing na ito. Nagbigay rin ng aming team ng balde na inuman ng mga hayop sa relocation site. Naghanda kami, nag-repack kami ng mga bags of dog food. Ito yung mga i-distribute namin sa mga kabahayan. Magandang umaga po. May mga alaga po kayo, no? Uy, may mga tuta, oh. Pakainin po natin ng dog food yung mga apo nyo. Hali, papi! May isang residente doon na nakita namin na nagsasara siya ng gate tapos sa likod niya ang daming niyang aso, no? Si Arlene, isa palang dog rescuer. Kaya kahit daw palikasin sila, mas pipiliin niyang bantayan ang mga alaga
lalo na ang paralisadong aso na si Mote. Meron siyang inadapt dito na paralyzed yung hind legs. Tignan niyo ito, no? Dahil affected yung spine niya, yung kanyang bladder is hindi nag-empty. Kaya pag pinindot ko ito, yun, no? Lumalabas yung... Gagawin niyo po, tuwing umaga, tuwing hapon, pipisain niyo yung pantog niya para matulong o makawiwi siya, ha? So, bibigyan po natin siya ng anti-inflammatory para makarecover po siya, no? Okay. Hindi pa tiyak kung kailan ibababa ang alert level 3 sa Bulkam Mayon. Kaya nagpaabot muna ng food packs ang GMA Kapuso Foundation sa mga residente ng Barangay Miisi na nasa evacuation center. Habang ang mga alagang hayop mananatili muna sa mga relocation site. Anong suporta ang makukuha nila sa gobyerno? So sa ngayon kasi Doc, hindi natin ma-determine kung hanggang kailan sila dito or hanggang kailan yung alert level 3. So dito na muna sila and then andyan naman yung Albay Veterinary Office and then Department of Agriculture Region Office. So nagbibigay naman sila ng feeds, mga lagayan, mga inuman and then yung pakainan. Napakahalaga ng role ng mga veterinarians dito. Yung mga ganitong pagpa-planning, nagbabago ito, no? Situation change. Dumadami yung hayop, dumadami yung mga nag-aalaga, kaya pinaghahandaan pa rin ito. Hindi natin alam kung kailan darating ang susunod na sakuna. Kaya kailangan ng isang malinaw na disaster plan. Hindi lang para sa mga tao, kundi para rin sa lahat ng uri ng hayop. Grabe oh, hanggang sa taas, it's already so high. So kung nagbubuwis ng buhay yung mga busyador natin sa pagkolekta ng nest, itong mga ibon naman na ito are risking the loss of their numbers. No? Paniwala ng ilan, ang sino mang lumapit sa cottage, mapahamak. These are aquatic snakes. And yet, merong garapata tayo nakikita dito. At tapos nandito siya sa gitna ng nasa gitna siya ng dagat. It's been 11 years that I started Born to be Wild. Ngayon lang ako nakarating dito. Napaka-importante pala ng Pilipinas para sa mga birds na ito. So, hindi nila inaasahang pag-atake ng dayuhan. Hindi rin patatalo ang fiddler crab. Sino kaya ang magwawagi? May question tayo dito galing kay Roberto Esparago Bartolay. Doc Ferds, aso ko po, bingi, wala po nang itinanganak. Alaman lang po namin na bingi nung lumaki na. Hindi po napacheck up ni minsan. Ngayon lang po din ako nakakita ng aso na bingi. Sana po matulungan niyo po ako sa aso po namin. Salamat po. I'm so sorry to learn about your dog, no? Dog's condition. Yes, may mga aso na nabibingi. Or minsan pinanganak na silang bingi kaya their new learning curve nila mas mabagal, mas patagal, no? However, may mga aso naman na nabibingi because of certain condition like trauma, accidents, o kaya yung mga medications, no? Drugs na binigay sa kanila that can cause deafness. Isa pa, siguro mas maganda kung hindi natin for your dog's safety, hindi na ilalagay lang natin sila sa isang lugar na safe sila. Sa fence area, sa loob lang ng bahay, hindi sila pakalat-kalat dahil pwede silang ma-aksidente. Dahil hindi nila naririnig kung sakaling merong mabubusina o kaya tawag sa kanila, hindi sila madaling ma-startle. However, hindi man sila nakakaranig, they can sense vibrations from the floor. So kung tatawagin mo siya, pwede mo i-stamp yung iyong paa and that will create vibrations sa floor
parang giving signals to your dog na nandyan ka na. O kaya, padating ka, para hindi sila ma-startle, magbato ka dun sa harap nila ng halimbawa chinelas or kahit anong gamit near their area of vision para makita nila kung papalapit ka na or nandyan ka na so that they know more or less. No? So these little things can help your dog adjust at it's still very much compatible to life. Okay, may katanungan lang kayo, sulat nyo lang dito at susubukan naming sagutin yan every week. Hi, Quenny Cruz. Thank you sa iyong katanungan. Ano? Ang tanong mo is kung normal ba na nagkakaroon ng mga patsi-patsi yung pusa mo. No? Hindi to normal dahil ito ay isang sinyalis ng skin disease. Pwedeng fungus yan or pwedeng allergies. Pagka nasistress kasi yung mga pusa, they keep on leaking an irritated area. Naglalagas o nagsished yung kanilang balahibo dyan. So, I advise na mapacheck mo ito. May question tayo dito galing kay Nacious Pets. Doc, ano po kaya ang posibleng cause ng sudden na pagpayat ng mga rabbits? Kahit okay naman ang food intake nila. Okay, Nacious Pets, no? So, yung mga rabbits mo, tignan mo mabuti kung ano ang pinapakain. Baka hindi tama doon sa age at saka doon sa yung proportion na pinapakain mo sa kanilang pellets at saka ng hay. Number two, kailangan pasuri mo din, baka may mga parasites ang iyong mga rabbits, no? Baka meron silang mga intestinal parasites that are competing with the food that they're ingesting kahit madami ng madami ang pagkain nila, pero madami naman pala silang... Isang grupo ng kalalakihan, inaakyat ang bangin na may madudulas at matutulis na limestone para kunin ang isang importanteng sangkap ng nido soup. Ay, Diyos ko. Pero isang maling hakbang lang, buhay ang magiging kapalit. Grabe oh! Hanggang sa taas, it's already so high. Pag nalaglag ka dyan, either tumama ka doon sa matatalas na limestone or diretso ka sa tubig. Grabe ang taas niyan. Siguro more than 150 feet yung height niyan from the surface nitong water. Sa pagsikat ng araw, inabutan namin naghahanda na sila Rinaldo at ang kanyang mga kapatid para pumalaot. Ang pakay nila, pugad ng mga balit sa sayaw. Busyador ang tawag sa kanila. Namana raw nila ang pagiging busyador sa kanilang mga ninuno. Edad ko na po ngayon nasa 49 eh. Nagsimula po ako magbusyador nung 9 years old po ako. Mga akyat ng kuiba na kumukuha ng pugad. Yan yung tawag sa ng busyadors. Yung pugad kasi alam natin, alam tsaka alam din ng marami na kuan yan, yung Chinese food yan. Kasi medisina nga daw yan. Kaya doon parang nagsimula yung pagkukuha ng pugad ng mga busyadores. Kawayang hagdan ang gamit nila para maabot ang kuweba. Ito po sir yung kuwan, yung kawayan na inaayos po natin. Ito po yung dadaanan po natin para pang akyat. Papasok po sa butas sa kuweba po. Ginagawa lang nila ito sa buwan ng Enero hanggang Abril. At nangungulekta lang sila kada 15 araw para makagawa ng pugad ang mga balin sa sayaw. Mapanganib, pero kumikita naman daw sila rito. Sa pag-akyat ni Reynaldo at Alvin, bumungad sa kanila ang mga pugad, pero may laman itong itlog. Kapag may itlog na ang pugad, hindi na nila ito pwedeng kolektahin dahil pwedeng umalis ang mga ibon sa isla. Andyan na lang siya, ma'am. Hintayin na lang kami na makalis yung pagpisa ng itlog niyan. Makalipad na yung sisiyon niya bago naman namin piling ko na.
Bukod sa may laman itong itlog, mayroon silang nakitang ikinababahala nila. Isa sa kaagaw nila sa pugad at kalaban din ng mga balinsasayaw, ang ipis. Kapag may ipis, ibig sabihin kaunti rin ang pugad na makukuha nila at posibleng umalis rin ang mga ibon dahil dito. Sa ngayon po ma'am, kumukunti sila kasi. Kasi po ma'am dito sa kwan, sa isla, marami silang predator. Gaya yung ipis na yan, sumasalanta dito yung ipis na yung mga ipis na yan sa mga kakuibahan. Hindi lang dun sa mga bahay-bahay. Dito sa kuiba, sa isla, marami din sila ngayon. So, 5 o 10 taon na sila, unti-unti na silang kumukunti. Hindi nila alam kung saan nanggaling ang mga ipis na ito. Kinakain daw ng mga ipis ang pugad ng balinsasayaw. Habang tumatagal, pakaunti ng pakaunti ang mga pugad ng balinsasayaw sa isla. At sa paghahanap ng pugad, may ilang namatay na raw dahil dito. Bago mag-ano sa bato paghawak, kailangan anuin mo, siguraduhin mo talaga na matibay yung pagkakapit ng bato kasi may mga bato na minsan nakadikit lang sa kapwa bato niya pag ginawakan mo. Natanggal. Di kung ano, pag natanggal yung bato, doon ka nakahawak. Sama ka na sa bato pagkalaglag. Okay, may question tayo dito galing kay Elmar Castro Lopez. Ano po ang gamot para sa asong maraming pulgas? Elmar, so yung aso mo kahit nakatali, hindi ibig sabihin nun, hindi na siya magkakapulgas. No, yung pulgas yung pupunta sa kanya. The best na gawin is, you know, bigyan mo ng anti-tick and flea preventive. No, alam mo kasi yung mga pulgas, kapag sumisip-sip yan ng dugo, can cause anemia, lalo na kung sobrang dami ng pulgas niya. At nakaka-transmit ito ng mga diseases, kahalimbawa ng mga bulate, no? Tapeworms, kapag nakakain yung aso mo. May mga shampoos din at saka soap, pero not as effective as the ones that you give orally and then you spray or yung mga spot-on treatment na nilalagay sa likod nila. The best is go to your veterinarian and consult them for the best treatment for your dog. I hope I answered that question, and kung may katanungan pa kayo, tanong nyo lang dito. Okay, may question tayo dito galing kay Kai N. Doc, ano po ang gamot sa namumula po skin niya at kamot ng kamot? Lagi ko po siyang pinapaliguan at wala po siyang purgas. Isa sa mga skin problems, kagaya ng scabies, fungal infection, yeast, no, dermatitis. Pinakamaganda nito ay sa magpunta sa veterinary mo, magpatingin, magpasuri para malaman kung ano talaga ang problema at root cause ng kanyang pangangati. Sa gayon, mabigyan ng tamang lunas. So I hope I answered that question, Kai N. And if you have other questions, please write them down and we will answer them for you. Sa wild, matinding laban ang nagaganap. Sa pagitan ng iba't ibang hayop, ito ang tatlong matitinding away ng aming nakunan. Sa paghahanap ng ligtas na matitirhan, dalawang fiddler crab ang nagtagpo. Ang problema, iisang butas ang napili nila. Sa puntong ito, kailangan nila magtagisa ng lakas. Nanalo, siya ang magmamay-ari ng lungga. Sa huli, ang mas malaking fiddler crab ang nagwagi. Pabagsik man tingnan ang mga crab dahil sa kanilang sipit, nag-iiba ang sitwasyon kapag malakas ang kanilang kaaway. Sa isang suntok, kayang patumbahin ng mantis shrimp ang isang crab. Ayaw ng mantis shrimp ng
may ibang hayop na lalapit sa kanyang tirahan. Ang kanyang panununtok, parte ng kanyang depensa. Hindi lang ang gawa ng teritoryo ang dahilan ng away sa wild. Kapag gutom, lumalabas ang mga weaver ants para maghanap ng mabibiktima. Hanggang sa isa sa kanila ang may nahuling uod. Pagtutulungan nila ito hanggang sa maubos. Sa dami ng langgam, walang kawala ang sino mang mabibiktima nila. Kaya't ang mga busyador sa nagtataasang limestone caves. Dahil wala silang makukuhang pugat sa butas na ito, naghanap pa sila ng iba pang kuweba. Sa itong pinakamataas na inakyat namin na kuweba, lalo pa pag, ano, pag maalon, mahirap pag ano, mag-posisyon ng kawayan dyan. Halos kasing taas, ng 10 palapag na gusali ang aakyatin nila. Grabe oh! Hanggang po sa taas, mayroong mga kawayan. So ibig sabihin, nilagyan nila yung kawayan na yon doon sa lugar na yon so that they can climb, it's already so high. Pag nalaglag ka dyan, either tumama ka doon sa matatalas na limestone or diretso ka sa tubig. Grabe ang taas niya. Siguro more than 150 feet yung height niyan from the surface nitong water. Matinding pag-iingat ang kailangan nilang gawin. Bago mag-ano sa bato paghawak, kailangan siguraduhin mo talaga na matibay yung pagkakapit ng bato kasi may mga bato na minsan nakadikit lang sa kapwa bato niya pag ginawakan natatanggal. Di kung ano, pag natanggal yung bato, doon ka nakahawak. Sama ka na sa bato pagkalaglag. Kaya sila Rinaldo, todo ingat sa pagsuri ng kabilang kuweba. Dahil walang nakuhang nest sa unang pinuntahang kuweba, naghanap ang mga busyado sa mas mataas pa na lugar. Naririnig yung mga ibon sa loob. Nakikita nyo, nakalimun sa sila. Napansin nilang pakaunti ng pakaunti ang bilang ng mga ibon sa isla. Kaya ngayon, wala silang natagpo ang pugat na pwedeng kunin. If you think about it, habang on a regular basis, kailangan ding magpatuloy yung pag-build ng nest ng mga ibon na ito. So kung nagbubuwis ng buhay yung mga busyador natin sa pagkolekta ng nest, itong mga ibon naman na ito are risking the loss of their numbers, no? Kasi syempre, para mabuo ang nest, kailangan nila magpagod, kailangan nilang doon mangitlog. Pero kung kukolektahin yung nest, no, pwede maapektuhan yung paglaki ng mga itlog na nangangailangan ng mga nest. May almost 30 days ang kailangan ng isang ibon or yung mga cichlids natin to build the nest from collecting and harvesting the byproduct and from building it from scratch. Gawa sa laway ng balin sa sayaw ang kanilang pugad. Kapag nakukolekta ito, kailangan nila ulit na gumawa ng panibagong nest sa loob ng 30 araw. Hanggat kaya, gagawa sila ng pugad para makapangitlog. Kapag hindi nakagawa ng pugad ang mga balin sa sayaw, hindi na sila makakapangitlog pa. Yung talaga dito ng PCSD, tsaka din may kasunduan kami na hanggang May, katapusan ng Abril, tapos na kami mag-harvest ng pugad. Kaya itong makaraan harvest ng yung may itlog at saka may ibon, huwag nang pakialam, huwag nang kuno. Kung mamatay na naman yung dating ibon, wala nang kapalit.
sa amin po yung municipal government, nagkantahin siya ng kasakloud po dito na i-award po sa amin na bilang mga busyadores. Tapos pagdating naman po doon ma'am sa kwan, sa mga sa buyer, mayroon din pong kwan, may traders din po yung munisipyo. Dalawang magkaibang mundo nagpupursige para sa kinabukasan ng kanilang lahi. Naging konektado ang buhay ng mga banansasayaw at busyador dahil sa tradisyon mula sa kanilang mga ninuno. Sa kahit anumang pagsubok at gaano man kadelikado ang kanilang buhay, sinisigurado nilang makakauwi sila sa kani-kanilang pamilya. Walang aatrasan para sa kalikasan, Doc Ferds Resyo, Doc Nielsen Donato, Born to be Wild. Good morning, I believers! Good morning! Happy Sunday! Hello, guys! Woo! At sa mga bago nating kasama sa I Believe, ayun, oh!